Hi guys, so pinagtawanan po ng mga Palangaw yung tweet, yung post ni Atom Araulio na wala siyang mabook na Grab, walang masakyang taxi sa airport. Well, after 2 hours naman, kahit papano, nakabook naman daw siya. So yun yung kwento. Reklamo ba yun? Sa tingin ko hindi. Alam niyo kung bakit? Totoo kasi yun eh, nakikita natin yun. At kung meron mang isang katulad ni Atom Araulio na may pahayag sa kanyang nakikita, hindi yun para sa kanya. Para sa akin, yun po ay pag-aalala niya sa kalagayan ng iba, sa kalagayan ng mga kababayan natin na siguro mas walang kakayahan. Diba? Sa kung ano man, kumpara kay Atom Araulio. Nag-aalala siya sa totoong sitwasyon ng ating bansa na ang pinaka-apektado ay hindi ang katulad ni Atom Araulio. Ang pinaka-apektado po ay yung mga pobre nating kababayan. Yun ang totoo. Reklamo ba yun? Hindi. Bakit na-triggered ang mga Palangaw? Kasi gusto po ng mga Palangaw perpekto lagi. Kailangan purihin lagi ang ating gobyerno. Bakit? Para kahit papano, 'di ba? Yun yung reflection ng kanilang idolo. Ay wala nga pong kapuri-puri. 'Di ba? Kayo na lang po ang paglulukohin niyo na lang po ang sarili niyo. Pero yung mga totoong tao, yung mga nag-iisip ng tama at matatalino, totoong matatalino katulad ni Atom Araulio, bakit kayo may pakialam? Ang saklap. Ulitin ko ah, hindi po nagreklamo si Atom Araulio. Nakita niya yun na totoong sitwasyon sa airport. Totoong sitwasyon dito sa ating bansa. Totoo yun. Okay. Ang totoong reklamo ay yung mga ganito. Si Jason Sa, sabi niya, kagabi, less than a 30-minute meeting after traveling for 4 hours, going to and 2 hours coming back. Ang tindi ng traffic. So, ayun. Sinong nagreklamo? Yung ganito. Bakit? Eh, sarili niya ang, etong narrative na to, sarili niya to eh. Siya yung apektado eh. Diba? Hindi naman general statement na nag-aalala siya or concerned siya sa mga kababayan natin na pinagdadaanan din tong ganitong hirap sa pag-commute. Ay, may mga sasakyan tong mga to eh. Pero diba, ganito pa rin magreklamo. Ayan. Eh, ginusto nyo naman yan eh. Diba, Jason Sa? Yan naman ang ginusto nyo eh. E di magdusa kayo.